Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Tunay po na ang Diyos ay tapat. Tunay po ang Diyos ay dakila. Muli, magandang araw po sa inyo, mga taga-subaybay at taga-panood sa Himpilang EBN. At ako po muli ang inyong lingkod, Brother Dexter Durante po, sa programa at palatuntunang Vessels of Fire. Kumusta po kayo, mga kapatid? Kumusta po kayo, mga kababayan ko at mga kapwa Kristiyano? San mang sulok, san mang dako kayo ngayon na abot ng palatuntunang ito, Luzon, Visayas, Mindanao. Praise God, tayo po ay magkakasama muli gamit po ang teknolohiya ng telebisyon. And also, di lamang naman po kasi ito sa ating bansa napapanood, we can also be viewed via satellite sa mga neighboring Asian countries. Kaya doon po sa mga nakakaintindi ng Tagalog, particular po ang ating mga kababayang OFW, ano po, Overseas Filipino Workers, ay praise God, we can be with you sa pamamagitan po ng television and also through the internet broadcast. God bless you po as you listen to this program. And my name is Brother Dexter Durante po. No, tayo po ay magsisimula na at tayo po ay sama-samang manalangin muli as we start studying the Word of God today. Let us pray. O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataong binigay mo sa amin. Itong araw na ito ay aming iniaalay sa iyo. Tinataas namin sa iyo ang gawain na ito ng pangangaral at pag-aaral ng salita ng Diyos. Holy Spirit, we lift to you our lives and every people that is joining us together with this telecast, Panginoon. Dalangin ko po that these thousands and millions of viewers all over the land, Panginoon, ng bansang Pilipinas and outside the nation of the Philippines, Panginoon, na ngayon ay nahahagip at nasasagap ang palatuntunang ito, I pray that the mighty anointing of understanding your word will be upon every one of us, Panginoon. Dedicate po namin sa iyo ang araw na ito at ang aming mga buhay, puspusin mo kami ng iyong espiritu. In the mighty name of Jesus, this is the prayer of our prayer of faith. Amen and amen. So praise God, ano po, tayo po ay magbalik sa ating pag-aaral at sundan na po natin yung ating pong natapos na aralin sa mga nagdaan nating episode ng ating pong palatuntunang ito. And I have been dealing with the third or the fourth reason dun sa bagay na kailangan po ni Abraham na i-deal sa kanyang buhay. And that fourth thing that he needs to deal is he need to deal with his fear. Amen? And the last episode na ating pong pinag-aaralan po ay akin po munang tinatalakay sa inyo kung how deadly at kung gaano po ka dangerous if we operate in fear. Amen? At narito po natin that I've been sharing with you Job chapter 1. At para lang po hindi kayo malito, if you are just following our broadcast just this day, ano po, at hindi nyo nasundan, na-miss nyo po yung episode natin before this one. I was dealing with Job chapter 1 dahil somewhere in Job chapter 1 ay binanggit po doon ng introduction ng Bible na sabi ron ay dinescribe po sa Job 1, ang sabi po that Job was a righteous man, an upright man, a perfect man, ang sabi ng King James. Amen. Pero nagkaroon po tayo ng konting study about how come that the Bible addressed that Job is a perfect man. Because if you would look at it sa Romans chapter 3, verse 23, it will sounds like it is not agreeing with Job chapter 3, Job chapter 1, dahil magkakaroon po ng tinatawag na inconsistency. Ano po? Magkakaroon po ng tinatawag na hindi po pagkakatugma, ano po, yung pagsasalungatan ng Biblia. But you know, the Bible is not, hindi po siya nagkakaroon ng salungatan because in harmony, in unity, ang Biblia po ay magkakaisa, magkakasundo, hindi po siya magulo. Amen? Kaya tinignan po natin yung Romans 3.23. What about Romans 3.23? Sabi po doon ni Paul when he write to the Romans, ang sabi po ron ay, for all have sinned and fall short from the glory of God. So, there is a big problem dahil sabi all have sinned. So, lahat ng tao ay nagkasala. So, even Job was part of that all na tinutukoy ni Paul that all have sinned. Pero paano po natin makakwalify? Paano po natin maunawaan yung sinasabi sa Job chapter 1? Now we go to Romans chapter 4 and that is the last book that we have ended up do sa last episode po natin and I will follow through dito po sa Romans 4. So buksan po natin ang ating Biblia ngayong araw na ito sa Romans 4 and let's continue with our study today. Sabi ni Paul sa Romans chapter 4 verse 1, what shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh had found? So he's now dealing
in Romans chapter 4 about Abraham, and Abraham was a person who belonged to the Old Testament. Kasama po siya saan? Sa Lumang Tipan. Now, sabi sa verse 2, for if Abraham, sabi po ron, if Abraham were justified by works, kung si Abraham daw po ay napawalang sala dahil sa gawa. Amen? So dito po nagbibigay na ng hint sa verse 2 that our justification, our forgiveness from God is not achieved by works. Ano po? Hindi po sa gawa. Not because you do this, you are forgiven. Not because you did this, you are forgiven. Amen? So wag po natin kalilimutan that our forgiveness doesn't come from works. Hindi po ito dahil sa gawa. Amen? Hindi po dahil sa ginawa mo, kaya ka pinatatawad ng Diyos. No, it's not by works, but how was it? Ang sabi po, bakit po ba not by works? Ang sabi sa verse 2, he hath whereof to glory, but not before God. Why did God, amen, why did God, bakit po ang Diyos ay hindi po siya pumayag doon sa tinatawag na works para po doon sa tinatawag na kanyang justification? Why is it na hindi po siya nagkaroon ng pagpayag doon sa tinatawag na works? Because ang sabi po ng verse 2, if that would be the case, if that would be the system, then Abraham has something to glory. Meron po siyang maipagmamalaki. But not before God. Hindi po gusto ng Diyos. Remember, natutunan nga po from my life experience that God doesn't want to share His glory with us. Ayaw po niya na ang kalwalatian ay tayo matataas. Ang gusto niya sa lamang po, laging malulolhati. Amen? Ayaw po niya na tayo nagtitiwala sa tao, sa ating sarili. He wants us to fully believe in Him, because if we fully believe in Him and if we fully trust in God, He will be glorified and His glory will be magnified. Praise God. Amen. Now, for verse 3, ang sabi ng verse 3, for what saith the scripture? Ano raw po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? How did Abraham was justified? Now, look at chapter 4, Romans chapter 4, verse 3. Ang sabi po, for what saith the scripture? Look at the word, if you have your pen, amen, and if you have your Bible, study with, let's join me as I study the Word of God today. And sabi po, for what saith the Scripture, Abraham, underline the word now, the word believe. Amen? Abraham believed God. Praise the Lord. Paano po na ang sabi dito, Abraham believed God, he believed in Yahweh, he believed in Jehovah, he believed in God. And sabi, and it was, what was the result? What was the fruit of Abraham believing in God? Now, look at verse 3. And sabi po, it was now accounted for him, unto him, for righteousness. So, ano po ngayon ang naging epekto sa buhay ni Abraham ng kanyang pagtitiwala, ng kanyang paniniwala sa Diyos? Now, it became a righteousness on his behalf. So, righteousness is achieved once we believe. Amen? And righteousness is perfectness, uprightness. Now, we know now the reason why God called Abraham in the Bible, Job in the Old Testament, that he was perfect, he was upright. Why? Because he believed in God. So, punta na po tayo doon. Let's go back. Punta po tayo sa Job. Let's go to the book of Job. Let's go there. Samahan niyo po ako ngayong araw na ito. Balikan po natin yung book of Job because still I want to move away from our topic. Remember our issue today is about Abraham dealing, God dealing with Abraham with his fear. Ano po? Yung takot. So, ginagamit ko lamang pong foundation itong book of Job upang makita po natin yung pangyayari sa buhay po ni Job. I would just like to use the life of Job so that we would understand kung ano po itong issues na ating pong nire-raise up sa ating study. Now, verse 1, let's go back. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect, upright, and one that feared God and shewed evil. So now we have the answer in verse 1, why the Bible addresses Job as a perfect man, because he believed in God. He feared God, he believed in God. Now, verse 2, and there were born unto him 7 sons, and he has 3 daughters. Ano po? And verse 3, look at this. His substance also was 7,000 sheep, 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she asses, in a very great household.
So that this man, look at it. This man was the greatest of all the men of the East. The greatest. Wow, my God. This man was so blessed. He was so rich. He was so influential in his time. Ano raw po si Job? He was the greatest man in the East during his time. Amen. Now, pansinin po natin na meron po nangyari dahil if you read along the line, but I would not be reading verse by verse, Job chapter 1, so that we would save some time dito po sa ating telecast ngayong araw na ito. Pansinin po natin, pag-aralan po natin, verse 4, 5, 6, 7, 8, at pagka na dumating po tayo doon sa pangyayari, nagkaroon po rito ng tinatawag na trouble si Job. If you read the whole chapter of Job chapter 1, that everything that he has, ano po, everything that he has, all of it was gone. Amen? Lahat po yun ay nawala. Amen? Lahat po yun ay nawala. But this is what I want us to understand here. It is not God, hindi po ang Diyos ang dahilan, but it is Satan. Amen? Remember that Satan is always the author of chaos, confusion, and destruction. Amen? So if there is something wrong in your life, don't blame God. God is not the reason why you have sickness in your life. God is not the reason why you are failing in your business. Amen? Remember that God is not the problem. He is the solution. Huwag po natin kalilimutan na ang Diyos hindi po siya ang problema, siya po ang solusyon. Huwag po natin kalilimutan yan. Let us not be deceived. Amen? You know, Satan is a liar. Si Satanas po ay sinungaling na pag may nangyayaring problema sa ating buhay, the tendency is Satan wants us to blame that God is the reason, but God is not really the problem. The problem is Satan. Amen? Si Satanas po ang problema. Lalo na po ang kaibahan ng buhay ng isang anak ng Diyos na nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. You are no longer Satan's property. You are no longer Satan's slave, but you are already a child of God. Amen? Eh, doon mo po maunawa na sabi nga ng John 10:10 that the thief cometh not but to steal. Jesus revealed this truth in the New Testament. And sabi, the thief cometh not but to steal, but to kill, and to destroy. But Jesus said, I came so that you may have life and have it more abundantly. So in-expose mo ni Jesus sa John chapter 10, verse 10, yung tinatawag na dahilan ng pagparito ni Satanas. Na sabi po ni Jesus that he came to destroy, to kill. Amen? So, it is not God's way to destroy us, but it is Satan's way. Amen? Now, look at this. Ang sabi po dito sa verse 7, Job chapter 1, just go back to Job chapter 1, verse 7. The Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth and from walking up down in it. So here, there's a conversation between God and Satan. Sabi ni God, sabi ni Lord kay Satan, saan ka galing, Satan? Sabi ni Satan, Satan answered, from going to and fro in the earth. So look at this. Nasa si Satan, he is going to and fro. Where? In the earth. Amen? Kaya po magulo ang daigdig. Praise God. Kaya po magulo ang daigdig because there is Satan roaming, amen, and going, and going, and going, and going. And he is going across the earth. Amen? Now, look at this. I'm showing you the problem. The problem is not God. It's not God. It's Satan. Ang sabi po rito sa verse 7. Ang sabi po rito sa verse 7, from going to and fro in the earth and from walking up down in it. Verse 8. The Lord said unto Satan, look at this. Hast thou considered my servant Job, that there is not like him in the earth, a perfect man and a upright man? Look at that. Sabi ng Diyos kay Satan that Job was a perfect. Sabi ng Bible sa King James na meron pong tinatawag na cross-reference, na sabi, the word perfect here, one of the exact word is blameless. So that is your position when you receive God in your life. If you will receive Jesus in your life, right there, automatically your position, your life in the sight of God changes. You are now perfect. My God, hallelujah. You are perfect now in the sight of God. Once you believe in God, once you believe in Jesus, once you receive Jesus as your Lord and Savior, you are now perfect. And God is so proud of us. Amen? Pinagmamalaki po niya yung kay Satan. Verse 9, then Satan answered the Lord and said that Job feared God for
So, anong sabi po dito ni Job? Now, ni Satan, lumabas po dito yung nature ni Satan. Na tinalakay naman po ni Apostle John sa Book of Revelation that Satan is also called as the accuser of the brethren. What do you mean by accuser of the brethren? Ibig sabihin po, si Satan po, wala po yung ginawa, kundi tayo siraan, mahilig po yung manira. Amen? Then Satan answered the Lord that Job feared God for naught. Natatakot ba, naglilingkod ba, sasamba ba sa iyo si Job kung walang dahilan? So that is what he's doing to us. Amen? Eh, yan ba naman eh, magba-Bible study ngayon? Yan ba naman eh, sisimba kung wala yung inaasahan sa iyo? Well, that is how he accuses us every day in the throne of God. Amen? But praise God, the difference between Job's time and our time, we have now an advocate. We have now a lawyer in heaven, and his name is Jesus. Praise God. Hallelujah. Nung panahon po ni Job, Jesus was not yet a lawyer here because he has not been there in the cross. Hindi pa po siya namamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa po niya nababayaran. But right now, we have an advocate. Praise God, and his name is Jesus. Amen? Amen? At nasabi po sa verse 9, at nasabi rito sa verse 10, has not thou made an hedge? Look at that. Tingnan po natin ito, mga kapatid. Has thou not made a hedge? Satan knows that once you believe, you have a hedge. Praise God forevermore. Sa sandali na sumampalataya ka kay Kristo, sa sandali na magtiwala ka sa Diyos, meron kang hedge. The word hedge is like a wall. It's like a wall of protection around you that God has placed in your life. The moment you receive God, the moment you believe in God, there is automatic protection. You might not see it in the natural, but I am here to tell you, my friends, that you have that protection. That is the benefit of being a child of God. Your life is protected from Satan. He knows that. And not only he knows that you are protected, but I like this one. And sabi po sa verse 10, if you have your pen again, underline this. And sabi po, not only when you believe in God, you have a hedge, not only your life, but ang sabi ni Satan, galing po ito sa bibig niya, and his house, amen, and all that he had on every side. Oh my God. He knows this. Amen. Na ang iyong bahay, ang lahat ng iyong pag-aari, child of God, if you're a child of God watching this telecast today, I'm here to remind you that everything is protected by God in your life. Your life, your house, your family, your business, all you need to do, my friend, is believe. Kailangan mo lamang pong maniwala because this is the word of God. Dahil ito po ay salita ng Diyos. Dahil ito po ay salita ng Diyos, we have to believe that when we believe in God, we are protected. Kaya sabi sa verse 11, put forth thine hand now and touch all that he had, and he will curse thee to thy face. So what is Satan now doing in verse 11? He's asking permission from God to remove the hedge so that I can touch him, so that I can test him if that man is really true to you. Amen? So pansinin po natin, mga kapatid, may dalawang bagay akong tatalakayin bago tayo magtapos ngayong araw na ito. Makikita po natin, number one, he's asking for God to remove the hedge. That's the thing. He cannot touch you unless he asks permission from God. Amen? Hindi ka pwedeng hawakan ni Satanas unless God gave him the permission. He knows that. He has a line, he has a boundary that he cannot touch you, your life, your family. All you need to do is to trust in God. Amen? Now, number two, another thing na sabi, remove your hand. Amen? And he will curse you. Now, why is it that Satan is challenging God to remove the protection? The purpose, upang mapatunayan, so that you may be tried, that your faith is really genuine, really true, like a gold, that is really, you are 100% pure gold unless you go through the fire. So, ang problema na dumarating po sa ating buhay is not there because God doesn't love you anymore, because there is something wrong. Ang dahilan kung bakit po nagkakaroon tayo ng problema is because you are getting tried. You are getting tested if really you are believing and trusting in God. Amen? Kaya, mapapansin po natin na yung po ang dahilan kung ba't pinahihintulutan. Bakit pinahihintulutan po ng Panginoon ang mga bagay na ito, mga pagsubok na ito na dumating po sa ating buhay? The intention is not to destroy you, but to try you
your faith is really genuine or not. Kaya makikita po natin doon sa lesson na yon, na kaya po nangyari ito sa buhay ng lalaking ang pangalan ay si Job, amen, so that his faith would be tried. Pero, bakit po ba yun na alis? Ano po? Bakit po ba yun na naalis sa buhay ni Job? Alin yun na alis, Pastor? Alin yun na wala sa buhay ni Job, Pastor? Yung tinatawag na protection. Amen? Yung protection na yon, bakit po yun nawala sa buhay ni Job? Ano po? Ano ba naging dahilan kung bakit po nawala sa buhay ni Job yung protection? Eh, mapapansin po natin, hindi naman po dapat ata na si Job eh, testingin ng basta-basta na lamang. Pero bakit po dumating sa punto na si Job po ay nandoon? Ano po? Kaya kung mapapansin po natin, meron pong dahilan kung bakit po si Job ay napasalang dito po sa testing na ito. Amen? Napasalang po siya dahil meron gustong i-deal. Meron po gustong ang Diyos na naalisin at ilantad sa buhay ni Job. At yung pong bagay na yon, yung po ating tatalakayin na may kaugnayan din sa susunod na episode dito po sa nangyayari sa buhay ni Abraham. At hindi lamang po ito sa buhay ni Abraham nangyayari. If this is happening in Abraham's life, if this has happened in Job's life, it can also happen to our life. Amen? Kaya for now, tayo po muna ay sandaling mag-end sa ating pong programa at palatuntunan. And as we end today, I hope you are blessed with our lesson today. And I pray that God has spoke to your hearts. Amen? And encourage you today. So let us pray. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong binigay mo sa amin sa loob ng ilang minuto. We have given our time and you have given your time for us to understand and study your words. Lord, we give you back all the glory, the honor are yours forever. Panginoon, bless everyone that has watched this telecast today. Jesus' name, amen. Well, God bless you. Praise God. At kung kayo po'y napagpala ng palatuntunan natin, if you have been blessed by our program today, why don't you text us today? If you may have a prayer request, meron po kayong nais na i-pray, we are praying for you. Amen? We are right here, the ministry is right here to pray for you, so you see the number on your screen. Nakikita niyo po yung number sa inyong screen ngayong araw na ito. Just text us. Ano po? At kung wala naman po kayong prayer request, you can also encourage us dahil your encouragement is also a big blessing to us. Yung parating nyo lang po sa amin kung paano kayo napapagpala, malaking tulong na po. It push us, it help us, it motivates us to do more and to share more and move more with the Word of God. Amen? Kaya kung kayo po ay napapagpala, you can also text us that if you are also blessed by the ministry. Amen? Remember, when you sow, you will reap. Amen? If you consider this ministry as a blessing to your life, then you can sow a seed to this ministry. At kung kayo po ay napapagpala rin ng himpila ng EBN, being the one of the person behind EBN, together with my father, Pastor Greg, I'm also challenging you, encouraging you, sow a seed to EBN because almost every program that you're watching in EBN, amen, is being covered and paid for by this ministry. Kaya kung kayo po napapagpala ng himpilan, the 24 Hours TV Christian Filipino TV Station, every single support that you bring to this ministry, to this TV ministry, you are helping us to propagate, to spread the good news 24 hours a day sa mga tao pong nawawala ng pag-asa. So I challenge you today, nahamong po kita, sow also a seed to EBN, amen. The 500 peso, 1,000 peso, 100, 200, whatever amount you sow to this ministry, you're not sowing to a person, but you are sowing to the kingdom of God. Amen. So God bless you po. Hanggang dito na lamang po ako. Ako po muli ang inyong lingkod, Brother Dexter Durante. Keep watching all the programs that we have on EBN. God bless you. See you again sa ating pong susunod na programa sa Vessels of Fire.